At yun nga guys, tingin-tingin muna ako kung marami pa yung rice ko. At yun nga guys, naisip ko na wala pala akong ulam. Mas marami pa yung ulam ng aso namin. Tapos marami pa akong hugasin. Kaya yun nga guys, lumabas na muna ako guys para bumili ng ulam. At ito na nga guys, dito na ako sa labas. Malayo-layo pa yung lalakarin ko guys. Lakad ng lakad ng lakad ng lakad. Kahit gutom na yan. Pero kaya yan, go go go! Lakad ng lakad ng lakad. Nakakapagod dumakad. Ayan, si kuya nga, busy. Tawang-tawa nga siya sa akin kasi sabi na mag-vlog. At noon lang guys, dito na ako sa konting paakyat. Tapagod na ako. Parang yung tuhod ko nanginginig na sa papaakyat. Ayan, pagod, pagod. Hindi ko na nga naisip kung ano. Basta gutom na ako. Gusto ko lang, isip ko lang palagi. Gusto ko lang makakain. Ito yun, si Tutoy nga sana yung kuhan ko. Ayan, tingnan nyo guys yung nilakad guys. Konting paakyat lang guys. Pero pagod na pagod kasi gutom talaga ako guys. Ito yun. May nakita ko aso guys. Sabi ko, what if kung siya nalang ulamin ko? Tawang-tawa talaga si kuya. Dito lang ako sa Yellow King. Ito yun. Hindi ko na pa magpigil. Stop ko na to. Ito pala, direct to the point na talaga. Ito yan. Dito lang ako sa Tarigil niya. Ito ako ng mga ulam nila. Si kuya hindi nakapansin na may tao. Kung hindi ko pa siya tinawag, hindi pa niya ako nakita. Ito yan. Tinanong ko kung magkano yung ulam nila. Kuya, magkano sabi ko, magkano yung ano nyo, yung tinola, sabi niya 60, wow, naman ka talaga ko sa presyo. Pagkatapos tinuro ko yung baboy na magkano naman to kuya, sabi niya 70, sabi ko kulang sa budget ko, wala na akong pang merienda, kaya yun nga guys, naisip kong lumipat na ako ng ibang karinderiya. Yan, iniwan ko na si kuya. Yan, lakad ng lakad ulit, kahit pagod at gutom na gutom talaga guys, kasi ang layo talaga ng lilakad yung guys. Yun, naisip ko talaga. Yan, pasensya na kayo guys kasi ang likot-likot ko talaga ng camera ko kasi first time ko nagawa to guys sa buong buhay ko. Tingnan si kuya, nakasalubong ko sa motor. Sabi niya, shout out naman yan. At hindi ko na nga siya pinansyan kasi gutom na ako. Baka mausog ko pa siya guys. At yan, yun niya. Magpapagas muna ako guys. At yun lang guys, pumasok ulit ako guys sa isang karinderiya at nagtanong ulit ako kung magkano yung ulam nila. Yung sinagot ng isa, parang same lang naman yung kasi yung price lang guys sila guys. At ayun guys, lumabas ulit ako, pero hindi talaga ako dito bibili guys, doon talaga ako sa tawid bibili guys, yung sa may blue na may pinturang bahay guys, doon talaga ako bibili. Kasi mas maganda yung ulam nila, affordable, mas maganda pa yung nagtitinda, kaya doon na lang ako. At yun nga, nakita ko si ate, yung busy. At ayun, hintay-hintay na nga yan, tumawid na nga ako guys, at tumakbo nga ako guys, muntik pa ako, nakagape ng motor guys, at ayun na nga. Ayan, dito na ako guys, sa bibilihin ko na ako kung ano mo sarap na ulamin. Yun, parang may nakapili na ako guys. Gusto ko yung Bekol Express pero nauna pa, may nauna sa akin kaya inintay ko lang muna. Nakasikasuhin ako ni ate. Yun na guys. Parang lalakmakan ko na talaga yun guys. Sigutin na talaga ako guys. Yun na nga. Busy pa si ate oh. Yun, binibidyohan ko. Yan. Yun yung si kuya, yung nauna sa akin. Siya pa yung mauna. Kahit gutom na gutom na ako, pero okay lang yan. Kinakamot-kamot niya yung itlog niya, oh. Hindi ko alam, nakita ko, hindi pa na-video yun guys. At yun na nga guys, tingin na tingin si ate, ang ganda talaga ni ate. Pero hindi ko na-pinansyan kasi gutom na ako guys. At yun, yan yung bibiling ko. At yun, yun nga. Tinanong niya ako guys kung ano. Kung dine-in o take-out, sabi ko take-out na lang. Tapos pahingin nila ako ng sabaw. At yun si ate, sabi niya, magkano sabaw? Hindi na mainit ko yung sabaw ko. Okay lang, hindi mainit. Importante, mainit naman yung pagmamahal mo. At ayun nga. Ibinigay na nga ni ate yung sabaw. Ayun yung sabaw ni kuya. Sabi mo, pasabaw si kuya kasi pagod ako kanina. At ayun nga si ate, nilagay niya na. Tapos, binigay niya na sa akin. Pagkatapos, lalabas na ako. Tinawag ako ni kuya. Kalamansi, kalamansi. Kala ko titindihan ako ng kalamansi. Ayun, tinawag ako ng kalamansi. Tapos, nag-thank you na kay kuya. Thank you kuya, bye-bye. At ayun, lakad ng lakad ulit. Kunti pang lakad para makauwi. At ayun, nakinat ko ngayon yung camera. Tapos, lakad ulit ako ng lakad. Pababa na ako yun, guys. At nakita ko yung mga barkada ko sa inuman. Ayun, sabi niya, pre. Kanding, pre, kanding. Ayun nga, tawang-tawang nga siya. Sabi niya, tanong siya, kinagwa-vlog ka ba? Oo, pa-shoutout naman dyan. Ayun nga, si Ray Panagsagan, guys. Shoutout pala dyan. Ayan yun, kanding yung sinabi ko pa sa kanya, guys. Aso yan, aso. So yan, tawang-tawa talaga siya guys. Yan, enjoy talaga siya guys sa life niya guys. Yan, tawang-tawa si kuya.
Yan, babay-babay pa yan, guys. Kahit may konting siya, guys. At yun yan, nakita ko pa yung isa kong kasama sa trabaho dati. Nagbablog ka rin, pre. Sabi ko, oh, shoutout naman dyan kay Christian Chano. At ayun, nagbabay na ako sa kanya. Bye-bye, Ray. At ayun na nga, guys. Uwi na nga ako. Pero, may isa pa nagpapahabol. Yung si Jimmy Tanyuan, ang anak niya. Shoutout rin. At ayun, naglakad na ako kasi gutom na talaga ako. At ayan, malapit na ako sa apartment. Tapos, nakawawa talaga ako, guys. Isang aso na to, guys. Bibigay ko sana yung ulam ko, guys. Pero, gutom na rin ako. Tutoy, baboy. So, yun. Todon ng aki at paket ulit. Bagod na, guys. Hindi ko na kaya. Ayun. Yun nga, tinakbo ko na, guys, talaga. Paakyat. Kasi gutom na talaga ako. Hindi ko na mapigilan ang sariling mapaibig sa iyo. Asas! Ayun. Pinasok ko na nga. Ito lang the place, ah. Yun na nga. Yan. Ito yun na nga, guys. Kumain ako. Oh, thank you, Lord, for blessing every day and good health. Yan. Kain pa more. Yan. Wala nang pakialaman to, guys. Kahit bulunan na yun, guys. Bahala na. Kaya, guys, thank you for watching. Bye-bye.